Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga may problema tungkol sa buhay pag-ibig at ganun din po gusto nyo pong maka-attract kayo ng kasaganahan. Marami po mga simpleng pamamaraan para po tayo magtagumpay po sa ating pong buhay or para masolusyonan ko naman ang mga problema nyo pinagdadaanan. Ito po ay pangkalahatan mga bossing ko. Maging buhay pag-ibig at abundance, wealth, protection. Ito po ay subukan nyo pong gawin at ito po ay proven na napakaswerte. Kaya kung kayo po isa sa mga nagdanais na mabagong takbo ng pamumuhay, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na sa pamamagitan po ng Greenpeace na kilalang kilala sa ibang bansa mga bossing, ito po yung isa sa mga magdudulot sa inyo ng kasaganahan. Lalo-lalo na ang mga pagkain ng mga araw na napakaswerte, kagaya ng Tuesday at saka Friday. Kagaya po, di ba may Friday munggo tayong kung tawagin. Yan po kasi isa sa mga napakaswerteng pagkain na mainam nakakainin sa mga ganyang araw at syempre sa mga darating na mga okasyon para maging masagana ang ating pong pamumuhay. Kaya sabi po nila na ang Tuesday or Friday ang pinakamabisang araw lalo-lalo na sa mga albularyo, psychic at syempre sa mga gumagawa ng mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, paano po natin magiging napakaswerte ang Greenpeace? Ganito po mga bossing, kayo po ba may Greenpeace sa inyong puntahanan? Asya, kami po'y pabili pa lamang. Ang mister ko po'y papunta pa lang sa Alphamart. Ngayon po mga bossing, hindi na ako makapag-intay. Nakalista po ito sa aking po mga pampaswerte at ganoon din po ngayong araw na ito kami magluluto na kasi Monday po ngayon. May salubungin na kaagad ng swerte. Kahit naman po sabihing Monday at hindi po yan Tuesday mga bossing, di bukas ako'y magmumunggo. Ngayon pong araw na ito malulunisan ako pang paswerte ang aking pong kakainin, ang aming kakainin. Alam niyo po ba yung gagamitan namin ng Greenpeace? Ito po mga bossing ko, ewan ko at nagluto ang aking mister na hindi malamang lasa ng adobo. At saka ito po yung pinaghalong minudo. Ayan, kaya hindi po malaman ang lasa pero haluan po namin ito ng Greenpeace. Ngayon po mga bossing, ano po pa ang dapat nating gawin? Maglaan ka ng 25 na butil lamang po ng Greenpeace at ilagay nyo po ito sa isang maliit na shot glass or maliit na garapon. Pagkatapos po nito mga bossing, humarap po kayo sa may silangan at mag-wish po kayo ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Sa pamamagitan ng Greenpeace na ito ay gugulong ang magandang kapalaran lalo-lalo na sa usapin ng pera. Kasi yan po ay bilog at berde. Ang berde ay yan po ay sumisimbolo ang kulay na yan ng tungkol po sa usapin ng pampinansyal ng pera. At ganoon din po ang bilog na hinahalin tulad sa mga barya na makatulong po sa atin para tayo po ay magkaroon ng kaunlaran ng ating pamumuhay. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka na lahat-lahat ang nais nyo po dyan, ultimo sa buhay pag-ibig, dahil isa rin po yan sa magdudulot sa inyo na swerte, lalo-lalo na rin po sa buhay pag-ibig. Kung mapapansin nyo, kada may okasyon, halimbawa bagong taon, hindi po nawawala ang Greenpeace. Kayo po ba ay may Greenpeace no isang taon? Ay nako, baka wala po kayong Greenpeace kaya po kayo sobrang crisis po sa ngayon. Pero alam niyo po ba mga bossing, ang paghahain po ng ganyan, lalo-lalo na kapag may okasyon, pagsalubong ng swerte ay mainam po yan para maka-attract tayo ng kasaganahan at maging masagana ang ating pong pamumuhay ng buong taon. Ganon din po mga bossing ko, yung meron ako nabasa doon, maglilipat sila na ngayong November, parang hindi ko na matandaan Basta maglipat sila ngayong November. Ano pa bang date po ngayon? November 9 laang. Siya hindi. Parang 20 po ata sila maglilipat. Hindi ko na basa, hindi ko na siya matandaan ngayon. Kung kayo po yung maglilipat, maina magdala rin kayo ng mga masasaganang pagkain at yun po ang inyong pagsasalusaluhang mag-anak. Para maging masagana ang inyong pong pamumuhay. Pangkalahatan na, kayo na pong lahat. Ngayon po mga bossing, yan pong Greenpeace na yan ay bukod po sa kakainin natin, maglalagay po tayo sa harapan ng ating pong main door. Kaya alam niyo po ba mainam na meron tayong halaman sa may main door po natin bago pumasok or pwede rin naman makapasok na ng ating main door. Kasi may nagtatanong kung sa ano daw po ng main door, kung sa labas or sa loob. Kahit po ano dyan, basta sa may main door, dyan pala ang ay harang na kung ano man ang mga kamalasan. At dyan po ay pang-akit ng kasaganahan para maging masagana ang ating pong pamumuhay. Mainam nga po na may halaman po kayo dyan
bakit ka mo. Mapapatungan nyo po yung paso at safe pa po sila na hindi naghilera, hindi masyado takaw tingin ng ibang tao na hindi naghilera sa may pintuan po natin. Maglagay ka lamang ng paso, paikot na ganyan yung mga bote po ninyo kasi ganun po ginawa ko, paikot pong ganyan. Meron akong iba't ibang mga pampaswerte doon na parang disenyo rin ng halaman, hindi po yung mapapasig kagad, eh ano to mga botelyang to, ang dami pa mga tanong. Eh pag po may mga ganyan kayo mga bossing, wala nang tanong-tanong, matik po yan, parang design lamang sa paso po ninyo. Kaya kung kayo po yung isa sa mga nag-iisip kung paano po hindi mapapansin ang inyo po mga pampaswerte, ganyan po inyo pong gawin. Ipaikot nyo ganyan sa may paso po ninyo at isa po yan sa magdudulot ng swerte at ganun din po mga bossing, mainam na meron tayong ganyan. Halimbawa, merong kamalasan na darating sa atin. Meron tayong mga niraraket sa ngayon. Kasi alam niyo po ba, naranasan ko po yan. Ang dami-dami ko mga niraraket, pero deal na, halimbawa, may usapan na, nabibili, bago biglang kakanselin, or kaya next time na lang, or kaya hindi nabibili. Yung mga ganon, kaya mas mainam na meron tayong ganito para walang hassle, walang sagabal, wala po yung mga nauudlot, yung kung ano man yung mga pinaplano po natin. Kaya yung very smooth yung daloy ng swerte. Kaya mas may na mga bossing ko na meron tayong mga ganyan or kaya may mga kamalasan na darating sa atin, hindi ganun katitindi. Kasi lahat naman po talaga na tao pinanganak dito sa ating pong mundo, may kaakibata talaga yung mga pagsubok. Nasa atin po yan kung paano natin dadalhin yung pagsubok na yan or paano natin susolusyunan ang pagsubok na yan. At ito po mga ganito, mga pampaswerte, ang isa sa mga aring makatulong po sa inyo kasi ito lang ang dinagdag ko sa aming buhay. Ako po yung masipag na tao at ako po ay hindi naman nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ito lang po ang dinagdag ko. Kaya ako'y naniniwala kailangan may tatlo po tayo. Pananalig sa mahal na Panginoon, sipag at tiyaga at gumawa na pampaswerte upang sa ganon very smooth nating makamtan ang swerte at walang kahit anuman ang mga sagabal. Lagi po tatandaan mga bossing nga, itong ating mga pampaswerte, itong ginagawa nitong Nobyembre, yan po itatapon po natin ngayon darating na December 26, 27, 89 hanggang 30. Kayo po ay gumawa muli ng panibago. Kung gusto nyo, ibang pampaswerte na naman. Kasi napakarami po talaga mga iba't ibang mga pampaswerte para po tayo magtagumpay sa ating pong buhay. Walang space ang kalungkutan na yan. Walang space po na magtagal ang mga problema po natin. Basta positive lamang. Importante na kagawa ka ng pampaswerte at huwag nyo po itong iintayin. Once na iniintay nyo po ang isang bagay, lalo po yan tumatagal. Lalo-lalo na kung may involved po ito na pera. Kaya para hindi po magtagal yung mga kamalasan na yan o hindi dumating po yung swerte po sa atin, hindi dumating na bagay, hindi magtagal na dumating kasi sa amin po dati dumating po talaga ang tagal-tagal pero inabala ko yung aking sarili, binisi ko po siya kaya nagulat na lang ako, yan na yung swerte. Kaya para hindi po yan magtagal ay huwag nyo iintayin. Importante nakagawa ka na lamang po ng pampaswerte pagtapos magugulat ka na lamang na ayan na yung matagal mo nang iniintay o yan na yung matagal na pinapangarap mo ay nakamit nyo na. Kaya kung kayo pinaniniwala sa ganito, Greenpeace mga bossing, simulan natin ngayong araw na ito o kaya bukas ng Martes para maging masagana ang takbo na ating pamumuhay at ma-throw away na po natin yung kamalasan na yung kahirapan na yan. At syempre, sasabayan natin ang sipag at tiyaga at panalangin sa mahal na Panginoon para magkaroon po tayo ng gabay at kung ano man ang mga pangarap natin ay mabilis natin itong matupad. Yun lang po guys, salamat po!